Yo! Yo! What's up mga ka-Churpang? It's me again, Beth Aglasi. And if you're new to this channel at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, libre lang po yan. At pakalimbang na rin yung bell na yan sa baba and select all na rin para lagi kang ma-notify, ma-update kung may mga i-upload pa ako, okay? Alright! Stay tuned! Yo! Welcome back to my YouTube channel. O, diba? Ang ganda ng background natin. May sinag lang ng araw. Ayan, okay na. Hindi na ako gamit ng ring light. Ayan, para makatipid-tipid sa kuryente. Wala akong pambayad eh. Charot. So our vlog for today is tanong nyo, sagot nyo. Ano yun? Basta yung mga suggestion or yung mga sinishare nyo sa comment section ng aking mga videos is itatalakayin natin, i-share ko kasi may mga share kayo dito in addition to my content. Pero syempre yung mga viewers is hindi na nila nababalikan or hindi na nila nababasa kasi they're just watching my videos. Pero yung comment nyo na na-share nyo is hindi na nila nakita. So, ito yung content natin ngayon. I-shoutout ko kayo, i-flex ko dito yung content nyo kasi malaking tulong siya. Ang laki-laking addition ito sa ating kalaman about jewelries or gold. Okay? At saka sobrang nakaka-overwhelm. Ayan, overwhelm. Tama. Alam niyo yun, sobrang yung mga comment niyo is nakaka-happy siya, nakaka-encourage siya. Ayan. So far, yung mga nakukuha kong mga comment niyo ngayon is positive vibes na siya. Unlike before, nung nag-start pa ako kasi, ayun yan, dami pang kulang. Hindi ko pa alam yung mga sinasabi ko. And yung pag-vlog ko, hindi pa ako marunong. So, mostly, may mga bashing, ganyan. Pero may mga positive comments din na just go for it. Ayan, so, ayan. Kaya ako tinuloy-tuloy. Kaya medyo umuki-okay na ang aking pag-vlog. Alright, so, umpisa na natin. Gagawa ko ng 13 minutes, okay, na babasahin ko yung mga comment nyo or yung mga tanong nyo na hindi ko na nasagot. Ayan, so ito yung mga recently lang. So yung mga iba is baka natakpan na ha. Magla-live sana ako, ilalive ko na lang sana siya. Kaso, baka absent kayo. Ayan, magla-live ako tapos tatanong kayo sa comment or sa live para sagutin ko sana. Live din, kaso yun nga baka absent kayo, charot. Ayan, so, ginawa ko na lang na ganito, alright? So, first is, i-indicate ko dito, and then yung video na kung saan siya nag-comment. Alright? Alright. So, first is, shout out to you, Red V. Ayan, so, sobrang ang haba-haba, sobrang nakaka-happy to, sobrang gumawa siya talaga ng comment. Papakita ko dito, indicate ko dito or dito, ang haba-haba talaga ng ginawa niya, super-duper effort, kaya ko ginawa itong video na ito, okay? Kasi comment niya ito sa aking vlog na ito, ayan, lagay ko dito. So, sabi nga, pinin ko na rin ito, so sabi ni Red V, kanya-kanya naman tayong opinion, pero share ko lang, okay? So, listen to this carefully guys, sa mga ka-Churpang, kasi dagdag kaalaman sa ating mahilig sa gold, or yung mga nagko-collect ng mga alahas, okay? Kung ayaw mo na sa alahas mo for some reasons, except kung kailangan mo talaga ng emergency money, huwag mong let go. Comment na ito sa aking videos na may sinanla akong jewelries. Ayan, na nilet go ko siya kasi pinalitan ko siya ng iba. So, ito yung sabi niya. Huwag mong let go. Bakit? Ang alahas o gold ay totoong pera. Hindi siya yung pera na literal na ginagamit natin ngayon, which is papel lang. Pababa ng pababa ang value. Pero ang gold, tulad ng sinabi mo, sanla pa lang nakuha mo na yung capital mo at tumubo ka pa. Which means, pataas ng pataas ang value. Kung ayaw mo na si style ng gold mo at di mo na kailangan ng pera talaga, itago mo na lang. Di naman yan katulad ng damit na nabubulok or na out of style, gold pa din yan. Which is true, you're super duper true, or isort out mo. Pagsamahin mo ang mga magkakaparehong karat, then ipatunaw mo, gawin mong bar, gaano man kaliit, like 10 grams or 20 grams. Ayan. At ilagay mo sa safety deposit box mo sa bangko. Doon mo siya pabayaang tumaas pa ng tumaas ang value. Hanggang kailangan mo nang i-let go dahil magtatayo ka ng negosyo, pandagdag. Tumpak. Ayun, saan na tayo? Kasi sobrang haba ito, pandagdag. May bibilhin ka na, dadag
may bibilhin ka na dadagdag asset mo or kailangan mo ng emergency money. Kung ayaw mo mag-a-abroad, dala ka ng alahas, isuot mo lang kahit ilang piraso, kasi kapag nawalan ka ng cash, di na gumagana ATM mo doon or credit card. Yung suot mong alahas ay pwede mong gawing pera doon sa abroad. Ayan. Hanap ka lang ng pawn shop doon or buy and sell, may liligtas ka niyan. May liligtas ka niyan sa problema mo sa abroad. Pambili ng plane ticket, etc. Kung bili mo noon sa alahas mo, 1,500 per gram, tapos ngayon sa sanlaan pa lang, 2,500 per gram, dapat mo pa bang i-let go dahil lang sa ayaw mo ng style or loose na? Question mark. So yeah. Tinanong ko na rin sa sarili ko ito, Miss Red. Ayan. So, sana tayo? Diyan pa lang, maisip mo na magandang investment. Yan. Mas maganda sa lupa. Mas maganda kesa magtago ka ng pera sa bangko. Na pababa ng pababa, value ng pera mo. Yeah, you're right. Yung pera natin, parang wala na lang, no? Ayan. And then, ipunin mo at hayaan mo, ipatunaw mo, itago mo sa bangko, sa safety deposit box, ilabas mo na lang kung may importante kang paggagamitan before you know it. Sobrang taas ng value ng ginto. Just saying, I'm sure hindi ka na makakabili ng ganyan kamura at kakilatis kung hindi ka magdadagdag ng kapital niya. Correct. Kung gusto mo talagang i-let go, bakit sa pawn shop pa? Pwede mo namang ipagbili yan per gram din. Kung 18 carats, nasa 2,900 to 3,000, sometimes higher pa lalo kung per piece. Yan ang presyohan sa mga gold sa store sa Manila. Opinion lang, di ba? Sobrang parang napunta na ako, hanan na yung 30 minutes. Sobrang ang haba-haba, super duper, sobrang ang laking tulong itong sinabi mo. So, yun guys. Malaking tulong itong na-share niya. Ayan, so sagot niya ito sa akin actually. And then, syempre, may natutunan ako sa kanya, which is true lahat yung mga sinabi niya, okay? Alright, sana na gets nyo. And, sa mga naku-curious ko ng video, balikan nyo na lang ha, kasi indicate ko na lang dito kung ano yun. Okay, so, next is si Furoshiki. Furoshiki, shout out to you. Sabi niya, inapangan ko lagi ma-update mo sa price ng gold. Ayan, thanks sa videos mo. Ayan, so shout out. Salamat sa pag-aabang. Ayan. And then next is, galing kay Villa Quintana. Shout out to you. Ma'am Beth, napa-praise niyo po ba kaagad sa pawn shop? Excited po ako, reply niyo Ma'am Beth. Thank you and God bless. Sana po maka-reply kayo sa akin para mabasa din po nila. Ayan, so ito yung jewelries na nabili ko sa Kobo 24. Yes, napa-praise ko na and na-praise ko na rin kasi may mga pang-test ako ng mga alas. Yeah? They're selling real legit pa na gold, okay? Legit siya guys. Ayan, so mga ka-Jurpang. And then next is galing kay Rinaldo Factor. Ayan. Shout out to you, Rinaldo Factor. Ma'am, ask ko lang, may alahas po ba na namamagnet buong chain, pati pendant, magnetic, salamat po ba? Wala pong real gold na namamagnet. So, ibig sabihin, pag namamagnet lahat yung chain, pati pendant, which means metal siya. Hindi yan real gold, okay? Kasi hindi namamagnet ang real na ginto. Ayan. So, next is, galing kay Joyce Alavarin. Ayan, so shout out to you, Joyce. Ma'am Beth, at sa iba, ask ko lang, magkano po kaya may sanglaang 4.8 grams necklace with pendant na Jesus po, 18 carats po sa Cebuana, magkano po appraisal? Sa ngayon, legit gold po kasi nasangla dati sa M. Lowellier. Salamat po, ayan. So, sa Cebuana, sa Cebuana, is yung 18 carats is, yung mga past na i-share ko is 2,500 per gram ang kuha nila, okay? Ayan. So, next is galing kay Zamora Ronald. Ayan, so shout out to you, Zamora Ronald. Ma'am, magkano grams ng 24 carats na gold sa pawn shop? Pwede ba makabili ng kwentas kahit 2 grams lang? Pwede po. Dalaw po kayo sa any pawn shops na malapit sa inyo. Doon po, marami kayong papipilian po doon, okay? Alright, ayan. So, next is galing kay Karen Dicinilla. Ayan, so shout out to you, Karen. Nagsanla din ako nung isang araw. 3 sanlaan pinuntahan ko. Una, Cebuana 1. Sobrang baba. Di sila nag-declare ng tamang timbang. Yung 0.8 ko naging 0.7 lang. Basa din nila, pumunta din ako sa Villarica. Shucks, mababa pa din. May Cebuana pa ako nakita katabi ng Villarica. Yung 2,500 per gram. Kuha nila. Then sinabi talaga nila,
yung totoong timbang sa pagkabili ko, doon ko na sinanlaan. So ito nga yung sinasabi ko guys na ano, depende talaga sa mga staff or yung mga nagtatrabaho nga sa mga pawn shop, kahit pare-pareho na, Cebuana yan, M. Loelier, kahit na ilang branch yan, tapos na-try nyo sa isang branch na ano mababa, i-try nyo po sa other branch nila. Kahit pare-pareho yan, pero magkakaiba yung nagtatrabaho at yung mga binibigay ng mga bosses nila na mga rate ng mga jewelries. Ayan. So at least, Karen, ihanap mo siya sa tamang presyo and timbang. Okay? Ayan. So, next is... galing kay Christian Karishin. So, shout out to you, Christian. Magkano po kaya sanla po ng 36 grams po na necklace at 15 grams po na ring, 24 carats gold po, 999. Hindi ko masasabi yung total value ng iyong yung alahas. Basta dalhin mo sa pawn shop. Basta real gold yan. Kukunin nila and then, kasi hindi ko masabi yung ano eh, kasi nag-iiba-iba yung price ng gold everyday. Okay? At saka yung mga price. And yung mga price ng 24 carats is meron na sa mga pass blood school. Okay? Ayan. So, next is, galing kay Kat Robles. May 30 minutes na ba tayo? So, parang ano. Shout out to you, Kat. Mabilisan na lang. Hi, ma'am. Thanks sa info. Ask ko lang po yung 24 carats Chinese gold. Tumatanggap ba ang Cebuana ng sangla 24 carats gold? Yes po. Tumatanggap po sila. Tumatanggap sila. Pero yung value ng 24 carats, yung appraisal nila is same yung price ng pagkuha nila sa 24 carats. Ayan, isa yung price ng appraisal rate nila. Ayan, so try mo sa ibang pawn shop pag 24 carats, okay? Ayan, so next is galing kay Diki. Ayan, so shout out to you, good PM ma'am. Ask ko lang kung magkano po 22 carats yung pag-isang la. Ayan, so Diki, watch my other videos po. Nabanggit ko na doon yung mga appraisal ng 22 carats. Or maybe gagawan ko ng other videos, okay? Ayan, so next is, malapit na bang 13 minutes? Next is, galing kay GM, ayan. Shout out to you, GM. Ayan, what if sinanla mong items mo, di mo na tinubos, pwede po bang magsanla again sa pawn shop kahit di mo na kinuha previous items mo? Yes po, kahit multiple times ka na nagsanla sa pawn shop, pwede pa rin po magsanla, okay? Ayan. Ayan, may tanong din siya about sa 24 carats. Ayan, same din yung question kanina. Siya pala yun, si Kat Robles. Ay, si GM pala to, okay. Ako. And so, eto na yung pinaka-last guys. Galing kay Hazel Joy Lacuna. So, shout out to you, Ma'am Hazel. Nice content, Ma'am. Ayan. And comment na ito sa videos pa rin na, ayun, i-indicate ko dito. Nice content, Ma'am. In addition to your content, Ma'am, sa Cebuana, Ma'am, yung appraisal value nila ngayon is magbabase sa record mo sa kanila, which is true. Ayan. If madami ka po item na narimata sa branch nila, mas mababa na ang kuha nila sa lahas mo. Based on my own experience from since I'm Cebuana customer for almost 8 years. Yeah, which is true guys. Ayun. So, pag marami ka nang narimata na jewelry sa isang branch, isang pawn shop, bumababa na yung kuha nila ng alas mo, appraisal. It's like bumabalik ka sa pagka-regular customer. Ayun. So, bumabalik. Parang mag-start ka ulit from the start. Ayun. Mag-start ka ulit from the start. Mag-back to zero ka, something like that. Hindi na VIP, hindi ka na special. So, ganun yun guys. And then, may oras pa ba tayo? Ayun. So, last na to, Thinking Tom. Shout out to you, Thinking Tom. Question po sa mga pawn shop. Pag po nagsanla kayo, tapos hindi nyo tutubusin po, ano po process nila doon? Wala po, hindi ka naman makukulong eh. Yung iba kasi takot magsanla kasi hindi na nila matutubos. Hindi na inisip nila, either may something bad man na mangyari sa kanila, makukulong sila or what. Hindi po, syempre, may alahas ka, may item kang sinanla. So, kung hindi mo na kaya talagang matubos, maririmata lang yung alahas. Which means, mawawala yung alahas mo. Yun lang, so sayang. So, kung may pera ka, in the future or in the next month, pwede mo siyang tubusin if possible sana para hindi sayang yung alahas mo. Kasi, ang mahal-mahal na ng alahas ngayon, ang mahal-mahal na ng ginto, and tumataas-taas pa yan. So, yung iba guys, next na ha, kasi wala na tayong oras. 13 minutes lang yon. So, thank you for watching. Bye-bye and God bless.